Mga idol, atin pong pag-uusapan na gusto ni Gervonta Davis na lumaban sa huling bahagi ng taong ito, at Vincenzo Gualtieri makakalaban si Jannibek Alimkanuli, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Sinabi ni Stephen Espinoza na nakausap niya ang trainer ni Gervonta Davis na si Calvin Ford at sinabi niya na gusto ni Tank na lumaban muli sa taong ito. Si Tank Davis ay magiging 29 ngayong Nobyembre, at wala pa rin siyang panalo na tumutukoy sa karera sa kanyang 10 taong resume. Ito ay magiging isang magandang panahon para sa Baltimore native na sa wakas ay magsimulang labanan ang mahuhusay na opponent, para ipakita na siya ay tunay at isang tao lamang na naghahanap para kumita ng madaling pera. Ang ilang mga tagahanga ng boxing ay naniniwala na siya ay isang peking manufactured fighter, na pinakain ang mahinang oposisyon sa kanyang buong karera tulad ni Ryan Garcia para maging mas mahusay siya kaysa sa kanya, at umiwas sa mga dekalidad na oposisyon. Sinabi ni Espinoza kung makakalaban si Tank sa huling bahagi ng taon na ito ay depende sa kanyang pisikal na kondisyon, dahil wala na siya sa aksyon mula nang makipaglaban siya kay Ryan Garcia noong Abril, at kamakailan ay nakakulong siya. Kung babalik si Tank ngayong taon, sina Chris Colbert at Isaac Pitbull Cruz ang dalawa sa mga pangalang binanggit bilang mga posibilidad para makalaban niya. Dagdag pa ni Espinoza na ang kanyang objective ay makabalik si Tank Davis sa lalong madaling panahon, kung magiging fit agad ay pwede na siyang lumaban ngayong taon, at kung hindi pa, ito ay magiging maaga sa susunod na taon. At sa pangalawang istorya ay si Vincenzo Gualtieri at si Jannibek Alimkanuli Cas Aduna. Ang IBF middleweight champion na si Vincenzo Gualtieri at WBO champ na si Jannibek Alimkanuli ay magkikita sa 14 ng Oktubre sa isang 2-belt 160-pound unification bout na gaganapin sa Rosenberg, Texas. Ito ay isang showcase fight para sa 30-anyos na southpaw na si Jannibek para magmukhang kahanga-hanga sa isang napaka-winnable na laban, kontra sa German fighter, ang 30-anyos na si Gualtieri. Si Gualtieri ay isang purely 100% runner, at hindi siya madaling mahuli ni Jannibek sa 14 ng Oktubre. Sana, hindi ito bore fest dahil hindi masisiyahan ang mga boxing fans na manunood nito sa ESPN, kung hindi pa handa si Jannibek para sa pagtakbo na gagawin ni Gualtieri sa 14 ng Oktubre, mahihirapan siyang subukang makuha ang kanyang malalakas na left-hand shot dahil ang German champ na ito ay masyadong mag-alaw na target na magpapahirap kay Jannibek. Napanalunan ni Gualtieri ang bakanting IBF middleweight title via 12-round unanimous decision win laban kay Esqueva Falcao noong 1 ng Hulyo. Gumagalaw si Gualtieri sa paligid ng ring sa loob ng 2 minuto ng bawat round, at bagamat hindi siya hard puncher ay pinabagsak ni Gualtieri ang 30 taong gulang na si Falcao ng 2 beses. Mahirap para kay Jannibek at sa kanyang mga promoter, dahil walang sino man sa dibisyon ang makakalaban niya para isulong ang kanyang karera sa susunod na antas, at ang kampiyon ng WBC na si Jermall Charlo ay hindi lumaban sa loob ng higit sa 2 taon, at wala pang pahayag kung kakalabanin ni Charlo si Jannibek kung babalik siya sa 160-pound division. Hanggang dito na lang mga idol.